Hello mga mommies, today ang gagawin ko ay isang milestone cake pa din to. Ito yung last time nag-order ng Biju Bees. Ang character naman na gagawin ko ngayon ay si Matatabi. Tapos, ang tawag nito, yung size kasi ng cake na in-order dati is 6x3. So, medyo mas malaki ng konti yung sa kay Shukaku. Etong kay Matatabi, 4x3 la or so 4 inches diameter yung kanyang order lang. Tapos, vanilla itong kanyang bread. Tapos, so yan, nilalagay ko muna siya and then nilalagyan ko siya ng filling. Tapos, nilagyan ko na din siya ng double cake support since malayo-layo ang delivery na naman na ito. True Rider lang. So far, successful itong na-deliver ulit ni Rider. Ganun din yung last time na in-order niya. Successful din siya na ihatid ni Rider. So, maswerte lang kasi nakaka-champa ako ng maingat talaga na Rider. At the same time, additional protection din talaga or support yung dowel na nakaglue sa board then plus glucose. Simple lang naman yung frosting niya. Ito kulay white lang. And then, ilalagyan ko lang ng shade kung anong kulay ng character ni ng video. So, hopefully, makumpleto ko yung sham na Naruto Biju Bees. So, ito pangalawa pa lang siya. Second month din nung bata. I'm hoping na sa akin pa din siya magpagawa. Tapos, kung makapapansin ninyo, yung cake na ginagawa ko is chocomousse and vanilla. May mga ibang flavor din ako. Pero, optional din lang kasi siya subject to availability. Kadalasan kasi chocomousse or vanilla lang. Hindi kasi ako ganun nag-stock talaga ng mga iba pang flavor ng mga pancake kasi nga minsan hindi ko siya nauubos eh sayang lang siya lalo pa yung binibili ko dati yung malalaki talaga na Flavorade something ganun so sayang lang halos once ko lang gamitin or twice tapos wala sira na kasi yan nilalagyan ko lang yan siya ng konting outline ng or guide gamit ko yung toothpick tapos eto, gabi ko na to siya ginagawa kaya kung mapapansin ninyo, slightly nanginginig na yung kamay ko kasi pagod na. Nung morning kasi may ginawa pa yan ako ng cake and then syempre pagod na talaga mag-bake. Pag one month team ka talaga, ikaw na yung maghuhugas, ikaw yung magbe-bake, lahat and everything. Tapos pag may fondant pa, masa-masa ka, tapos hugas, talagang pagod-pagod yung kamay mo. So pag ganito yung order na cake na may drawing siya, talagang good luck challenge talaga sa iyo na hindi manginig yung kamay mo. Ayan, nilalagyan ko. As usual, pag sa mga drawing ko na ganyan, naglalagay muna ako ng outline sa gilid na kulay white. Or kung ano yung pinaka-shade ng cake. Pero kadalasan, white talaga yung ginagawa kong outline. Kasi at least yan, pag nag-absorb siya ng kulay, kung ano lang yung pinaka-kulay na ipapatong. Tapos pag nag-mix siya doon sa another kulay. Basta ganun. White lang. Tapos, ayan, nilalagay ko na yung panay blue lang. Halos yung tone neto ni Matatabi. Nag-iba-iba lang siya ng pagka-blue, like dark and then light. So, ito yung sa ulo niya. Nilalagay ko lang muna siya. Tapos, papakinisin ko na siya. Pag mapapansin nyo sa video, mabilis siya. Pero sa actual time or real time niyan, mabagal ko yan siyang ginagawa. Pati yung pagpapakinis na ganyan. Ginagamitan ko lang yan siya ng mga ng parang acetate na mga scraper, ganyan. Ako na yung nagugupit-gupit niyan actually. Minsan naman yung microwave bubble, yun yung ginagamit ko na pangpakinis na ganyan or scraper pag sa mga maliliit na details, ganyan. So, ayan na yung sa kanyang medyo, kala mo, kulay blue pa din siya, pero mas light siya ng kulay. Tapos, ayan, makikita nyo, microwave bubble lang yan siya, diba? Yan yung ginagamit ko na pangpakinis lang. So, mukhang madali, pero sa totoo lang ang kailangan mo dyan, ang sekreto dyan, para magawa mo siya ng makinis tama, sobrang gaan talaga ng kamay mo. Kahit pagod na yung kamay ko dyan na nanginginig na siya, kailangan ko pa din i-workout na maging magaan yung kamay ko. Kasi pag mabigat yan siya, hindi mo siya mapapakinis talaga. As in, mahahalata mo dyan yung guhit-guhit sa surface niya. Ayan, ganyan lang. And then, napakagastos nga lang netong pag mga drawing na ganyan sa piping bag. Kaya, ang ginagawa ko minsan dyan, partipid ako. Hindi ako nasi-shello sheet itong piping bag kasi at least hindi na ako mag-ikot-ikot ng shello sheet. Kaya ito na yung nakasanayan ko din actually. Though mas maganda pag nagsusulat pag shello sheet kasi matigas siya. Pero ako kasi, nasanay na din ako na hawakan talaga pag sa mga piping bag. Magastos lang talaga kasi nga syempre
maliit lang yung piping bag niyan, maliit lang yung kulay. Kaya minsan ang ginagawa ko niyan, isang piping bag lang, since panay blue lang naman yan siya, then, hinuhugasan ko na lang siya, pag ganyan na same color na blue, then, diyan ko na din lang minimix sa piping bag, wala namang kaso siya, diba? Tapos, ayan, yung sa mata niya na, ayan, no, sobrang hiyap na ako mag, dyan, nanginginig na talaga yung kamay ko. Tapos, ayan, ginamitan ko din nga lang pala yun siya ng toothpick. Ito yung maganda sa whipping cream. Ikala mo siya royal icing na mapapakinis mo siya pag tinap-tap mo siya ng ganyan. O, diba? O, kuminis na siya. Ang ganda na tignan. Tapos, yan lang. Yan lang yung yung matatabi na design. Tapos, mga parang sulat-sulat lang na design niya. Na maliliit na detail. So, yan, medyo mataba yung butas ko dyan sa piping bag. Kaya nagpalit ako dyan ng mas manipis. Tapos, ito yung sa black. Ayan. Diba? Ganyan lang siya. Mukha siya madali, pero ilang oras ko yan siyang ginawa. Pag yun sa may mga drawing talaga, kahit actually simpleng drawing lang yan siya, may susunod ako na na video na mukhang madali lang siya, pero sa totoong buhay, ang tagal ko siyang ginawa magpakinis at pantayin talaga. Mas mabilis mag-drawing pag nasa ibabaw yung character or sa ibabaw ka mag-drawing. Pero kapag sa side ng cake, ang hirap gawin. Sa tingin lang is madali lang, ganyan. Pero pag sa totoong buhay mo na siya ginawa, ang hirap ba talaga, lalo na pag sa gilid, diba? Ayan, sa sulat pa nga lang sa mga dedication, nakakailang ulit na ako. Tapos ayan, konting outlining lang. Wala na akong mabanggit, masalita. Basta ayan na, mahirap siya. Pero syempre kakayanin mo. At syaka excited ako every month kapag bumabalik yung mga client para sa milestone, diba? Nakakatuwa yung mga ganyan na mga ideas na pinapagawa nila. Kasi syempre may mga hindi ako alam na mga character din na dahil sa mga client, nalalaman ko din. And nakaka-excite din siyang gawin monthly. Tapos ayan na, mata na lang na kulay yellow. Tapos yung kabilang side niya kulay blue. Ayan, diba? Kung tutusin mo, napakadali na lang yan kasi dot na lang yan siya. Kaya lang, nanginginig na talaga yung kamay ko. Tapos imagine mo yan, dalawang kulay yan siya, konti lang yung magagastos mo, per ilang icing yung imimix mo, o diba? So, napakagastos sa piping bag, napakagastos din sa icing kapag yun sa mga ganyan drawing. Kaya, minsan, kukwestiyon nila, ala, ang liit-liit lang naman, bakit ang mahal, ganyan. Sobrang tagal mag-drawing talaga. Tapos, kung ilang dami ng kulay yan, ilang mix mo din ng icing na ipiprepare mo, diba? So, ayan na, kinaumagahan na ito. So, naka-rest na yan yung cake ko. Kahit pa paano. Tapos, ayan, di ba? Yan na nakakainis pagdating sa dedication. Uulitin ko siya kay hindi pantay tabingi. Yan ang pinaka-weakness ko talaga sa paggawa ng cake, yung pagsulat ng dedication. Mukha lang maganda or mabilis siyang gawin. Pero sa totoong buhay, pag sa cake, mukha na nagsusulat. Ang hirap-hirap. Kapag actual nga na sa papel lang ako nagsusulat, hindi na maganda yung penmanship ko, what more dyan. So yan, pag na ganyan na nagkamali, tutungkabin nyo lang siya, make sure na mawala talaga yung ibang kulay kapag white yan siya kasi para hindi mag-iwan ng shadow. Tapos papakinisin nyo lang yan siya ulit. And then ayan na, sinulat ko na. Since maaga pa yan, slightly mainginig pa yung hand ko dyan. Kaya talaga hindi ganun kaganda yung pagkakasulat ko. Ayan. Tapos yun na, dinoble toning ko lang yan siya. And then, tapos na siya. Ganyan na, hindi ko na yan siya nilalagyan ng drag gaze. Basta yun, para nakasunod ako doon sa unang design na pinagawa niya. Simple lang talaga, minimalist lang siya with character drawing. So, ayan, finally, natapos na siya. Sana nagustuhan nyo. Salamat sa inyo panonood. Paalam. Ciao!